Doc Ish, ikwento nyo nga sa amin kasi may universal healthcare law at naikwento Yes. nyo mga panayam sa inyo na lahat ng Pilipino, 110 million ba tayo, dapat miyembro ng PhilHealth. Pero ang issue is kailangan mag-enroll o mag-register. Ano ngayon ang real coverage ninyo sa mga registered members, direct at indirect contributors? Tama po kayo. Doon po sa paglabas ng RA 11223 or the Universal Healthcare Act ay minandato na po na bawat Pilipino ay miyembro na ng Correct. PhilHealth. At binanggit din po doon na dapat lahat ay may immediate eligibility to the benefits. So, kung tutuusin po, ang coverage namin is 100% already coming from the law. However, binanggit din po sa batas na dapat ay nakarehistro sa ating database ang ating mga miyembro. So, merong responsibilidad din po ang ating mga miyembro na magpa-register sa ating pong database. Sa ngayon, ang ating pong Registered. registration ay nasa around, I think nasa around 98%. All right. So, ibig sabihin yung 98%, hindi yung 98% of all Filipinos. Yes. 98% of how many in absolute numbers? That is coming from our 110 million population. Okay. So, 98% of 110, ibig sabihin ay halos 100 million ang enrolled at registered members ng PhilHealth? Yes po. Kasi ang issue dito sinasabi nila is okay lang naman, dumadami yung mga benefits packages ninyong inilunsad, ano, pati i-konsulta, pero ang problema is affordable ba? Well, tsaka reachable, accessible ba yung pagpaparehistro sa PhilHealth? Kasi kailangan may card ka, ano po, pag pumasok ka sa ospital at na-confine ka, di ba po? Well, Malu, doon po sa ating Universal Healthcare Act ay sinabi na rin po na hindi kinakailangan na magpresenta ng PhilHealth ID because gaya po ng alam naman po rin natin na PhilHealth is slowly turning into a system generated. Kung tayo po ay naka-register na at nasa database na, ay pagpasok po natin ng ospital, ay nati-check na po sa computer kung tayo po ay naka-register na o hindi na. So, Correct. kaya mas madali na rin po yung pagkuha ng benepisyo. Kung kaya't halimbawa, pagdating natin sa isang ospital at na-check po doon na tayo ay wala pa sa registry or sa database, tayo po ay ipaparegister Okay. ng facility para po makasama na rin tayo. So Yeah. that's one way. Second is of course, pwede po tayong magpa-register online. Meron na po tayo niyan through our PhilHealth portal sa ating website. And of course, pwedeng-pwede po tayong pumunta sa ating mga opisina na kung saan meron tayong regional offices, meron tayong regional offices, at meron tayong mga provincial or local health insurance offices nationwide. All right. Tama po 'yun kasi napakahalaga ng role ng PhilHealth bilang health insurance, ano po. Parang 'yun ang ibig sabihin eh, parang kung magkasakit ka, ma-hospital ka, kailangan mo ng operasyon eh, nandiyan ang PhilHealth para tumulong. Pero sa totoo lang po, kasi meron kayong limit, ano po, cap kung ano pa 'yung health incidence Yes. na mga tao. Pero pag ikaw ay na-confine, minsan sa totoo lang, may mga gamot na aprobado ng PhilHealth i-cover o reimburse. Maraming gamot, hindi. Wala sa formulary. Ang hospital expenses mo, hindi lang naman kasi yung room at saka yung kung ano yung coverage ng disease in particular, pero pwede rin naman kasi na yung doctor's fees, napakalaki. Yes. Po yung mga problema. Ano po? Pangatlo, minsan ho, talagang yung ibang lab tests, hindi naman aprobado ng PhilHealth, depende kung ilang beses nang kailangan isagawa, lalo na po dun sa mga talagang matindi yung sakit o palliative care ang dinaranas. Ano ho yung problema? Kasi sa totoo lang, kung may coverage man kayo, okay po yung mga amounts na binabanggit. Pero kung halimbawang 1 million minsan, ang abot na ng expenses mo, wala pa yung bayad kay doktor, hanggang 30-40% suma total ang kaya lang ng PhilHealth suportahan. Di ba ba? Yes, tama ka dyan, Mamalu, ang nararamdaman natin. Of course, yung demand ng ating mga miyembro na sana ay mas palawakin ang at malakihin ang coverage ng PhilHealth. Kasi yan naman ang mandato natin, to provide
financial risk protection in times of ill health. Yun pong pagdating sa mga gamot, tayo po kasi ay limitado nung nasa batas na ang mababayadan lamang natin ng mga gamot is yung nato doon sa listahan ng Philippine National Formulary or PNF drugs. Naroon din po sa batas, especially sa Universal Healthcare Act, na kung merong mga bago na gamot or merong innovative drugs or merong mga bagong procedure or bagong equipment, kailangang dumaan muna siya doon sa tinatawag na evaluation ng health technology assessment, and they should provide a positive recommendation kung pwede siyang mabayadan ng PhilHealth as an insurer. So that would include even the new diagnostics and even new equipment and even innovative techniques and procedures. So tayo po ay limitado ng mga ganyan sa batas. Tama ka rin po, nasa ngayon meron po tayong limit because ang pamamaraan ng pagbabayad natin is nakapakete. Naka case-based po tayo eh. Halimbawa, yung pong pulmonya. Yung pulmonya na severe type of pneumonia, sa ngayon po ay itinaas na natin siya at ang pakete po na pwede nating bayadan sa kanya is around 90,000 pesos. So, kung halimbawa, tama ka rin, na halimbawa ang isang bill ng isang pasyente is around 120,000. So, ang masasagot po ng PhilHealth doon is 90,000. Pagdating po naman sa sa professional fee, doon po sa 90,000, meron pong porsyento doon ang professional fee. Kaya lang, ang atin pong PF ng mga doktor, syempre hindi naman po natin kontrolado. So ano po ang plano ng PhilHealth? Alright. Naglabas din po naman tayo sa Universal Healthcare Act na kapag ang bawat Pilipino ay na-admit sa ward or basic accommodation, dapat po ay wala na silang babayadan pa. Wala? At yan po ay pinapatupad na natin. Mm-hmm. And that is also in a government or public facility and a private. Correct. Kaya lang, may nakalagay din po sa batas na kung government, 90% of the bed should be basic. Pag private naman, 10% lang ang basic or ward accommodation. So ano pa po ang tinitingnan natin just to make sure na ang atin pong benepisyo ay mas mararamdaman ng ating mga pasyente? Well, unang-una, tayo po ay nagbabalak na magpalabas ng tinatawag na co-payment rules or fixed co-payment rules na tinatawag, na kung saan ay maglalagay po tayo ng polisiya na kung ikaw sa ward accommodation, wala ka ng babayadan. Pero kung ikaw naman ay ma-admit sa isang regular private room or sa isang mas mataas sa regular private room, ay tinitingnan po natin kung tayo makakapagpalabas ng polisiya na fixed ang co-payment lang. So kung 20% or 30% or 40% lang, para hindi po ma-allow na mag-charge ng napakalaki yung ating mga facility and ang mga professionals. We are also looking into coming out with benefit complementation with private insurances. So dapat yung benepisyo na ibinibigay ng government like PhilHealth ay hindi na duplicate doon sa kinocover ng mga private health insurances, para po mas malawak yung benepisyo na makukuha ng ating mga miyembro. And hopefully po yan ay makamit natin sa panahon ng pagpapatupad natin ng reforma ng universal healthcare.